Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si CJ Angelo Oliveros Carino, BS Criminology 3B. So kasama ko po ngayon si Mrs. Mary Jane Oliveros Carino, ang aking ina. At tatalakayin po namin ang ilang issue dito sa Pilipinas. Ito po ay parte ng aking activity sa aming school, kung saan magtatanong po ako ng limang issue na nakakonekta sa Pilipinas at sasagutin po ito ng aking ina. So ang una ko pong tanong ay, ano ang inyo pong opinion sa estado ng war on drugs dito sa Pilipinas? Para sa akin, ang war on drugs sa Pilipinas, sa ngayon ako na mabawasan ang mga drug addict at ang mga pusher sa tamang paghatol. Hindi sagot ang kamatayan para sila ay mawala. Mabawasan ang mga drugs dito sa Pilipinas. So, sa ikalawang naman pong tanong ay, pabor po ba kayo sa same-sex marriage na kung maaaring ipatupad dito sa Pilipinas? Hindi ako pabor sa same-sex marriage dahil ang tao ay nilalang ng Diyos na isang babae at isang lalaki na dapat siya lang ang sila lang ang magsasama habang buhay. At ikatlo naman pong tanong ay, ano naman po ang inyong opinion sa eskarborosyon o yun sa sinasabing pag-aangki ng China sa South China sa isa sa bahagi ng dagat ng Pilipinas? Para sa akin, ang Scarborough Shoal ay talagang yan ay sa Pilipinas, hindi dapat yung angkinin ng China. Ipaglaban natin ito. Sa ikaapat naman po tanong, pabor po ba kayo sa ano, sa no vaccine, no ride policy? Hindi po ako pabor sa no vaccine, no ride policy. Bakit? Paano po yung may mga sakit na hindi dapat turukan? Paano kung sila dadalhin sa ospital? Mamamatay na lang ba sila nang hindi sila nakakaalis ng kanilang bahay? At ang ikalima naman po nating tanong ay, pabor po ba kayo na paturukan po ang inyong anak na edad 5 hanggang 11 taong gulang upang maiwasan ang pandemya? Pabor ako kung maaari naman silang turukan para maiwasan din ang sakit at para magkaroon na ng face-to-face class. So, yun lamang po at maraming salamat. So, ngayon po ay narinig po natin ang opinion po ng aking ina at masasabi ko po na ang aking ina po ay aware sa nangyayari na issue dito sa ating bansa kung saan ay marami sa mga tao dito sa Pilipinas ang karamihan ay hindi alam ang nangyayari at nagbubulag-bulagan na lamang sa nangyayaring mga iba't ibang issue dito sa Pilipinas. At maluwag sa aking loob na ang aking ina ay bahagi sa mga taong nakakaalam sa mga nangyayari at mga issue dito sa ating bansa.